Itong isa, hindi ko pa alam ito. Kung ano ito? Tiba natin. Yay, mozzarella cheese. Mmm! Bakit hindi mo agad sinabi nang nakain ko kaagad? Hindi kaya pagkatapos natin kumain, marunong tayo mag-German? Wala tayong alam na German. May sumasabog sa loob. May sumasabog? Sigurado ka? Ngayon, ang titikman natin ay... Jumbo hotdog, kaya mo ba to? Kaya mo ba to? Magandang araw sa inyong lahat. Good morning po. Nandito tayo ngayon sa may level 6. Kabababa lang natin ng parking area dito sa may Shangri-La Plaza. At sakop na Mandaluyong ito. Uh-huh. Gilid na ng Show Boulevard Corner EDSA. At merong elevator dito pababa sa pupuntahan natin. Pero hindi tayo mag elevator dahil may papakita kami sa inyo. Maganda. Hi! Kasama natin sa Galan from Utah. Yay! Yes, so nice to see you, sir. Bye. Okay. Welcome to DC. Yeah, bye! See you! Bye. Marami nang makakainan dito sa level 6. Ngayon, andyan ang elevator. Ito ang ipapakita namin sa inyo. Ang ganda. Sama kayo hanggang baba ha. Dahil ang ganda pa, nakikita ko dun. Oh. Ang ganda ng gayak ng Christmas light dito, no? Ha? Christmas na talaga? Silipin natin yung ilalim ng Christmas light. Ha? Sa tingin mo itong pinamagandang gayak? Oo, kasi rock talaga saka ito, lagi maganda. Ah, talaga? Ang ganda! Wow! Ganda nga. Mayroon pa sa baba, mas maganda. Pasya kayo dito mga kabayan, ang ganda! O, yan ang Show Boulevard sa pagkumanan, EDSA na. Kilalang-kilala naman itong ano, Shangri-La Plaza. Katabi lang ito ng Shangri-La EDSA Hotel. Hi! Hello! Ngayon nga pala ay Sunday. Have a blessed Sunday po sa ating lahat. At November 6. Oo, lunch time. Ay, magte-12 na. Yeah. Bago tayo lumabas mga kabayan, ang pupuntahan natin ngayon o kung saan tayo magla-lunch sa isang German restaurant. Titikman natin ngayon ang mga dish. Ang pupuntahan nating German restaurant ay BROZEIT. Yung sa kabilang mall na yan, bago, yun nga lang, di pa tayo nakakapasok. Ano, pasokin natin mamaya? Naman. O, sige, huwag kang magtuturo ha. Sayang naman pag hindi nagturo. Magturo ka lang. Marami yung mga kainan or restaurant. So ayan yung Shangri-La EDSA. Recommendado ito ng ating kabayan na i-review daw itong BROZEIT German Beer Bar and Restaurant. First time natin makakatikim ng German dish. Kaya sama lang kayo ha. Mukhang yung mga German eh mahilig sa beer, ano? Panay barrel? Oo. Uh-huh. Ang open ito ay 11. Uh-huh. 11 a.m. hanggang 11 p.m. Ang ganda palang kumain dito at uminom. Dahil habang kumakain kayo o umiinom, pwedeng manood ng TV. At maraming salamat kay Drink Manila. Dahil siya ang nag-recommend nitong restaurant na ito. Kaya nandito ngayon tayo sa loob. At pwede rin walk-in at reservation. Mahihirapan tayo mag-pronounce sa mga pangalan ng dish na ito.
BROZEIT, yung palang pronunciation. Tama naman ako. Signature nila siguro. Ay, malalaman natin mamaya. Habang pinapakita ko ba ang mga presyo, may nagugustuhan ka na? Magsisecond. Ang gagawin mo si Iti mamaya, after na, after ko ipakita ito sa kanila, meron daw signature plate dito. Tin mo nga, baka dito sila. Parang sasarap, ano? Nagugutom na ako. Masarap to. Titikman natin. Meron din palang bitsang kawali sa, ano, German? Pulutan o sa Germany? Oo, napapansin ko yung mga menu dito ay talagang lahat may beer. Ibig sabihin siguro yung mga German may hindi sa beer, ano? Saka sausage. Napapansin ko maraming sausage. Nagugutom na ako. Hindi natin kayang tikman lahat yan. So, kayo na lang pumunta. Or kung hindi mga kayo makapunta, at least matitikman natin yung pagkain ng German. Ay, ito na yung signature. Ayan mo. Letter nila. Ngayon, after ko sa kanila ipakita ito, tingnan mo yung meron dito na baka meron silang a la carte. Ano? Ito pa. Oo. Side dish. Side dish. 12:30 na ng hapon. Dumadagsa na ang tao. Ngayon, ang gagawin natin, di ba dalawang platters yung nakita natin sa menu? Itong mga nakikita nyo, sausage na ito, titikman natin yan. Kasi iba-ibang klase pala yan eh. Nakalimutan ko ng pangalan. Yan, tignan nyo na sa screen. Ngayon, kaya ito o-order tayo nito mga kabayan ah. Tapos itong sa baba, ito naman. Marami, di ba? Yes. May nakikita kayo, tatlong sausage, pero isang klase lang. Tama. Isang klase lang. Kaya itong isang o-order natin. Pero, o-order tayo dito sa marami, sa platters na itong marami na ito. Yes. A la carte. A la carte. A la carte na. Para magaling si Sweetie, para pasok lahat. Kaya, tingnan nyo na lang yung o-order natin. Ang unahin natin, salad. Oh, syempre. Salad. So, ito na yung salad natin. Anong salad nga ba ito, Sweetie? Mozzarella salad. Uy, tingnan natin yung mga sahog. Cherry tomato. Crotons. May black olives din siya. Black olives. Signature salad nila. Talaga. Ito ba yung order mo? Oo. Halo na yung dressing niya. Uy, talaga. Maraming salamat. Ano yun, di ba? Ano kaya yan? Hindi ko siya kilala sa akin. Hindi naman ano, no? Hindi siya co-compare, ano? Ayan. Ano to? Pero wala siyang ano, ang lasa niya, wala siya masyadong asin. Ano? Saka yung manamis na mis. Wala ano. Ano lang siya parang typical na nilagyan lang siya ng vinegar na ano sa lasa mo? Signature daw kasi nila ito eh. Ang pinakaano nila dito is yung mozzarella. Kasi yun ang pangalan ng ano yung mozzarella cheese. Salamat. Anong name ng mga drinks na ito? Sparkling apple po. Sparkling apple. Tsaka sparkling candle. Lahat sparkling. Yes po. Dalaga. Apple Shirley po siya, tsaka Parcel Shirley po. Thank you, Kuya. Sarap. Ano, ano yun? Sparkling apple and sparkling cranberry. Lasang apple siya. Yes. Kunyari palitan tayo. Ayan tayo. Oh, sarap.
Lasang apple. Ito? Cranberry. So yung salad na natikman natin, mm-hmm. yun na, di ba, kakaiba. Mm-hmm. Ang natikman na naman natin, hindi yung katulang typical. Very good siya sa mga tamang-tama na ang panglasa na kulang, hindi masyadong maasim, hindi masyadong manamisapis. Yes. So okay siya. Bumawi siya sa hog. Sa crotons, sa tomato cherry, sa olives. Itong isa, hindi ko pa alam ito kung ano ito. Tiba natin. Yay, mozzarella cheese. Mmm! Bakit hindi mo agad sinabi nang nakain ko kaagad? Ito pala yun. Mmm. Lalo sa marap. Yes. Mm-mm. Parang dami ko nakakain. Ang tayo pa natin kakainin. Kaya nga. Pero salad lang naman ito eh. Sa katulad ko, hindi masyado mahilig sa maasim at manamisamis. Yes. Tama-tama lang. Panalo sa akin ito. Ang dami sa hog. Hindi kaya pagkatapos natin kumain, marunong tayo mag-German? Wala tayong alam na German. So ito yung isang platter na in-order natin na sabi ko kanina ay mas maraming klase ng sausage na titikman natin compared doon sa isa. So, Sir Benjo, anong name ng dish na ito? Sausage platter po. So tama ba? Sa dami ng nakita kong sausage na yan, iba-ibang klase at iba-ibang lasa? Yes po, sir. Ito naman mga sausage na ito, ano ito? Ano po yan, sir? Yung kulay yellow is hot mustard po. Yung nasa gitna po is chili sauce. Tapos yung sa brown po is sweet mustard po. So pareho lang sila? Yes po. Okay, maraming salamat. Titigman natin yan. Paano yan? Malilito tayo kung paano natin i-review yan. Hati tayo. Lagi natin. Sa isa? Yes. Uy, magaling ka talaga. Sige. Ito mauna. May sumasabog sa loob. May sumasabog? Sigurado ka? Ang sarap. Parang manghang. Manghang. Pag kinagat mo, sumasabog yung loob. Dosis yan. Ayan sumasabog. Di na mo walang kutsilo, sweetie. Ayan ang sumasabog sa bibig. At medyo manghang, di ba? Mm-hmm. Ano? Ayaw mo na. Manghang na yung ano ko. O sige, bago natin tikman yung isa. Ano siya mga kabayan? Number one, juicy. Tapos maalat-alat siya ng kunti, ano? Ganun talaga ang sausage? Mm-hmm. May kaunting lasa. Tapos yung kanyang skin, bala ba ang tawag doon? Yung ano, talagang pampaalot, oo. Ano siya, parang nirap talaga ng gusto. Matibay talaga, hindi siya sabog. Pero pag kinagat, sabi mo nga sumabog. Ganun nga lang talaga siya. Maalat-alat. Tikman mo yung mga ano garlic. Ba ito? Tikman natin ito. Parang sumasabog, akin na. Kinamay na. Oh, nakakandalag-lag. Ang dami-dami na niya kinu. Parang may garlic. Huh? Parang may garlic. Parang onion and garlic toast. Ito masarap po, parang pickles. Pickles talaga siya da. Yun, naku, wala naman nakakita. Okay lang yan. At saka ito parang atsara din siya, yan o. Wala na siyang asim kasi parang matagal ng binabad. Tikman mo. Hindi na siya maasim-asim na pickle. Hindi ka alam, hindi katulad ng pickles dito na matamis-tamis. Itong salad, tignan natin. Hindi yan salad. Ay, ano ba ito? Atsara. Atsara, tikman natin. Pickled papaya din yan, tawag dyan. Pickled papaya. Ay, bago ko nga pala makalimutan, ito nga palang BROZEIT, hindi pala nag-originate sa Germany, sa Singapore. Yes. Yun ang sabi. Kaya, tayo ay German ngayon, pero nasa Singapore. Yung food lang ang from Germany. Ha? Katulad itong atsarang ito? Iba? Iba. Iba nasa, ano siya eh, matabang, na hindi siya matamis, hindi siya maasim, kundi matabang na maasim-asim. Yeah. Yun ang review ko dito. Ngayon ito namang, ano na ito? Yellow. Ayun na ito? Purple. Ano siya? Parang vegetables na cabbage? Cabbage. Purple cabbage. Ah. Isa pa lang yung sausage mo. Ang dami pa niya, no? Inubos mo na talaga. Ano ba? Susubok ko pa ba ito? Oo naman.
Juicy talaga yung sausage. Tingnan natin yung iba. Sabihin mo natin. Mm-hmm. Sabihin natin. Anong gusto mong tikman? Ito. Nakapulupot na yan? Yan. Hati mo na tayo. Yan. Ay, parang hindi siya juicy. Natatanggal yung outer skin niya. Mm. Yun, no? No? Humihiwalay. Naghiwalay siya. Mm-hmm. Ano siya? Parang medyo malutong-lutong. Mm-hmm. Na ano rin na wala rin masyadong lasa. Dahil ko sabihin na wala masyadong lasa. Parang wala ka masyadong lalasa ang ingredients. Pero meron. Yun ang pakiramdam natin. Habang tumatagal, maano siya, yung... Lumalasa. Lumalasa na yung ano niya, sausage niya. Mm-hmm. Diba? Ihiwalay natin to. Mm-hmm. So, ilang klaseng ba yung sausage yan? Walo. Walo? Mm-hmm. No, ibabaw natin ito sa ito. Matitikman natin, ha? Natapos na tayo dyan. Ay, natapos na ba? Hindi. Mm-hmm. Walong klaseng nga daw ito, mm-hmm, eh. Titikman natin to, ha? Yes. Mm-hmm. Mahap yung, tayo. Yung hap na yan, iuwin natin. Hindi natin maubos yan. Dami niyan eh. Hindi siya juicy, ano? Hindi. Malalaman natin pag, ano, pag bite. Ano? Pasarap ng pasarap. Iba-iba nga lasa? Tikman natin ito. Iba-iba ang lasa, ha? Hmm, so yan. Pareho lang. Ha? Pareho. Hindi. Gusto mo pustahan tayo? Naku, yun na naman. Alam mo naman lagi akong talo sa'yo. May lasa siyang cheese. Oo nga. Sinasabi ko sa'yo. Kala ko ba matindi ang dila mo sa palasa? Hindi ko pa kasi nababite ng husto eh. Ay, sige. Andali. Sige, kuha ka pa ulit. Nung malaman mo. Naku na ako. Ang dami pa niyan. O, di kunin naman natin ito. Basta ito lasang cheese. Ito naman. Hati tayo. So yan. Hati tayo pero mas malaki yung akin. Eh hindi ka makapag ano eh. Hindi mo mahuli ang lasa. Ano? Mas masarap yun. Yung may cheese. Yung may cheese na sinasabi ko. Mas masarap ito. Mm-mm. Mas masarap yung may cheese. Ah, okay. Dito, titignan natin. Diba? Diba na naman ang lasa niya. Kaya nga. Mukhang smoke na ulong kanisa. Smoke sausage ang tawag doon. Smoke sausage. Ano siya? Parang smoke na hindi mo malaman na may makirel. Ang lasa, sardinas. Makirel hindi. Ayun lang pala lasa ko eh. Ang sausage is ano yan? Meat. Hindi ko alam. Basta yun. Iba-iba ang lasa. Oh, tikman natin ulit pa nung mahuli ko. O yung akin na, tikman mo. Ngayon, ito, titigman na naman natin ito, ha? Ikaw na lang, ha? Ayoko na. Ha? Ah, inaantay mo itong pinakamalaki. Hindi, busog na ako. Yung jumbo hot dog. Kaya mo ba ito? Kaya mo ba ito? Sige, ako na lang muna ang titigim ito, ha? Hindi naman ito masyadong kalakihan. Okay. Patamtama lang. Mm-hmm. Pwede mo pang tigman. Okay. Ano? Mm. Kumusta yung medium hot dog? Masarap. Hmm? Sa smoke lang talaga kung hindi ako masyadong nasarapan. Sa smoke? Mm-hmm. Mm. Ito yung skin niya, lumalaban. Mm-hmm. Lumalaban. Parang siyang maganit pag kinagat. Maganit. Maganit. Mm-hmm. Maganit. Mm-hmm. Tapos ang lasa niya, parang namang siyang, ano, yung corned beef. Corned beef. Parang lang, corned beef. Na spam. Pinaghalong spam. Oo, totoo. Tingnan mo ulit. Masarap nga kasi. Ano pang maliwala eh? Masarap kasi. Ngayon, ang titikman natin ay... Jumbo! Yun. Kaya mo ba ito? Kaya mo ba ito? Ano lang, malit lang ano natin ang hihiwain. Ano siya? Oh, parang maganit din yung ano. Maganit. Maganit. Yung rubber. Ano? Kanyang ano? Skin. Huwag mo kasing kainin ng skin. Yung ano lang, laman. Yung laman. Maliit lang ako dah. Maliitan mo lang ako. Dulo na lang nga yan. Hey. Reklamo ka pa. Hindi, ang dami pa nating order. Kumusta yung jumbo hotdog mo? Masarap. Masarap? Mm-hmm. Ang jumbo hotdog? Mm-hmm. Titigman ko rin. Sumasabog. O, ayan. O, yun, tumulo na. Yan. Diba? Masarap siya. Ang problema nito, parang busog na ako. Ayan, sinasabi. May food pa, oh. Meron pa. Ganito rin karami.
So ito na sinasabi kong parang lechon kawali sa atin or lechon. Ayan, natin ito yung kanyang sauce. Ngayon, sir, anong name ng dish na ito? Schweinshaxen in German, in English, pork knuckles. It comes with sauerkraut and then potato salad, sir. Tanggalin natin ito. Tapos, ay, crunchy nga. Rinig na rin mo. Ay, ang lambot sa loob. Tingnan nyo. O, yan. So, yan. Titikman natin ngayon nang wala mo ng sauce. May lasa kasi na siya. Asin? Mm-hmm. Ibig sabihin na marinate na siya. Mm-hmm. O nilaga mo na pala bago pernito or na fried, ano? Nilaga mo na. Sarap. Parang hindi siya, ano? Ibang siyang sarsa, ano? Yes. Yung sarsa niya, anong review mo sa sarsa? Ibang lari, hindi yung kagaya ng mga ordinary na natikman natin na parang siyang gravy na iba rin. Iba rin. Na parang walang katulad. Mamadaling salita. Signature dish nila. Hindi ko alam. Hindi ko mapaliwanag. Punta na lang kayo. Alam nyo talaga, ang hirap mag-determine o mag-describe ng pagkain sa totoo lang. Lalo na pagka ganito, hindi mo alam ang lasa. Yes. Pero masarap. Kain na lang tayo. So itong lechon, mga kabayan, ano, napaka-tender. Malambot. Tapos, yun nga, pagka kinagat, yung skin, ayan, malutong na malutong. At yun nga, parang luto din natin na nilaga muna bago nilubog sa kumukulong mantika. Yes, deep fried. Deep fried. So maganda, maganda siya. Hindi naman naiiba sa panglasa ng lechong kawali natin. Yun nga lang, ang naiba, yung sauce. So ito yung dish na titikman natin ngayon. Anong name ng dish na ito, kuya? Sir, yan po yung BROZEIT Reaper po natin. Sir, bestseller po natin yan. Yan po yung may honey glaze pork ribs with potato wedges po. Mm-hmm. So ibig sabihin yung sauce niya, iba? Yes, sir. Iba dito? Yes, sir. Iba po yan, sir. Ano ito? Manamis-namis na? Yan po, sir. Mga pangano po natin yan, sir. Para po sa ating mga potato wedges po, sir. Okay. So hindi katulad dito na medyo spicy. Yes, sir, yan po yung mustard. Okay, sir, maraming salamat, ha. Okay po. Okay, bye. Dito ko na ipapatong sa iyo, tapos kukuha na lang ako, ha. Ayan. Parang baby back ribs siya da. Tama. Manamis-namis nga siya. Hindi siya manamis-namis. Talagang matamis. Matamis siya. Kailangan siguro nito may ano? May? May spicy. Masarap ang spicy. Lagyan natin ito, baka baka ano, baka mawala yung tamis. Sumarap nung pinaghalo-halo yung mga sauce. Nawala yung tamis. Ito naman, mga potato. Potato fries. Na may kasamang pickle din siya. Ang sarap ng potato nila, crunchy. Masarap yung potato nila. Ano siya yung para bang ang para ang pakiramdam ko sa pagkinagat ko yun, nilaga tapos bago pa rin nito. Para siyang ano eh, kung titikman ko ngayon, ito. Pag titikman ko, para siyang nilaga. Ang lambot eh. Tapos, nilaga. Crunchy yung gilid. Nilaga siya na rin nito. Kaya nag-crunchy. Diba? So itong baby back ribs na ito, iba sa natitikman natin, di ba? Na medyo talaga, ano? Barbecue flavor kasi. Barbecue flavor. Ngayon kung halimbawa ng ang kaiba nito, parang basta matamis siya. Oh, honey glaze kasi yung pinaka. Honey glaze siya. Ang sarap, no? Lalo na pag may ganito. Kaya nga inuulit ko eh. Ikaw, dinadaw-daw mo na lang. So yan, mga kabayan, itong nakita nyong mga pagkain dito at natikman natin, sabi ko nga, mahirap talaga ipaliwanag pag halimbawang first time mo lang talaga matitikman. Lalo pag hindi natin alam ang mga ingredients na natitikman natin. Pero sa observation ko, in generally, ikaw, anong review mo? Masarap siya kasi bago na naman sa panlasa natin. Sa lalo na to, hindi naman ako talaga mahilig dyan. Sa sausage, yes. Pero nahilig ka sa jumbo.
Ang cute kaya. No. Katulad itong atsara, nasanay tayo, nasanay tayo sa maasim na matamis-tamis. Kumbaga nagbe-blend talaga yung sweet and ano sour. Tapos yung bibir back ribs, medyo napatamis, pero nung nilagyan ng mga iba't ibang klase ng sauce, side dish niya. Nawala. No. Ito ng mga lechon, parang tayo rin ang gumagawa. So okay, so yun lahat. So abangan niyo yung bill sa kayong ating shoutout portion. Dahil sa mga shoutout natin, lalo na sa mga birthday celebrants, ito ang handa namin sa iyo. Happy birthday. Cheers, diba? Habang inaantay natin yung bill, ito. Hindi naman siya ganong karamihan. Yes, shoutout portion muna tayo. Ngayon, sisigaw tayo ng pabulong. First time yung daan. Oh, dahil nasa loob tayo ng resto. Yes. Diba? Shoutout kay Annika Karingal ng Rome, Italy. Shoutout po. Shoutout kina Vic at Alicia Lanya. Shoutout po. Shoutout sa Riganit family ng Dublin, Ireland. Shoutout po. Shoutout kay Hiner Lingat ng DP World Dubai, UAE. Shoutout po. Shoutout kay Esther Dizon ng Antioch, California. Shoutout po. Shoutout kay Esther Machacon Tumakder. Shoutout po. Shoutout kay Eddie Manga. Shoutout po. Shoutout kay Mama Kati at Baby CJ from Babaclay, Sirimato. Shoutout po. Shoutout kay Myrin Sariaga ng Baliwag Mercedes Brands from Michael. Shoutout po. So, birthday greetings tayo. Dahil itong birthday greetings natin ay napaka-espesyal. Uh-huh. Dahil isang pamilya. Oy. Kaya itong handa natin. Happy birthday. Okay. Happy birthday kay Denzel Van Torres sa November 2. Belated happy birthday na, yes, Denzel. Happy birthday. Happy birthday kay Donna Apolong Torres sa November 7. Bukas. Mm-hmm. Advance happy birthday. Yes. So tuloy-tuloy lang ito dahil isang pamilya ito. Happy birthday kay Len Torres Papers sa November 10 ng Australia. Mm-hmm. Happy birthday. Happy birthday kay Jezabel Salvador sa November 12 ng Texas, USA. Happy birthday. From Nino Torres ng Pateros at Solid Family. Happy birthday sa inyong lahat. Yes. Okay. Happy 80th birthday kay Mami Diding Prospero sa November 15 from Gurney Prospero. Happy birthday po. So yun, shout out sa inyong lahat at happy birthday sa lahat ng mga celebrant ngayong November 2022. Happy birthday ito. Cheers. Oh. So ito yung babayaran natin. Discounting na ito mga kabayan, ha. So dapat 3970 ang babayar natin. Eh meron tayong senior card. So ayan ating na-discount. So ito na lang siya. 3741 sa halip na ito pa. So naka-save din tayo ng 300. Okay. Tara na.